This is Powcast Sports Podcast, hosted by Pau Salute. Alright, magandang araw, tanghali, gabi, Pau Salute, Powcast Sports. Welcome po sa another edition of the Powcast Sports Podcast where I get to interview boxers at saka mga ibang atleta. At ngayong araw na ito, itong kakausapin natin, isang boksingero na kaibigan ko at naniniwala ako na kayang-kaya niya pa niya. Below 30 years old ang kanyang edad. Sabi niya, wag ko na daw banggitin yung record niya, kaya kayo na tumingin. Ang kakausapin natin si Ariel El Granada Alapormina. Pare, kamusta ka dyan? Hello, Idol. Good morning. Okay lang, Idol. Okay, good morning din sa'yo. Matanong ko lang, nasaan ka ba ngayon? Dito ako sa bahay, sa rooftop kasi... Pag sa baba, wala signal dito. Okay. Sa taas, mataas yung signal. Okay. Kaya dito ako sa taas. Social, may rooftop yung bahay. Di atay. Saan ba yung ano, bahay mo na may rooftop? Saan lugar ba yan? Dito lang ako sa kulit bahay. Dito sa Sukat Paranaque, sa Palong site, sa may unahan ng Ilorte, men, Sukat. Okay, alright. Ano bang ginagawa ng isang boksingero ngayong pandemic, pare? Sa bahay, Idol, ano lang ako, more bodyweight. Saka jumping jack, mga bodyweight lang, Idol, kasi bawal pa maglabas-labas, hulihin tayo, wala tayo pang bayad sa barangay tayo. Okay. Ito lang, pare, una kong matatanong sa'yo, ha, dahil concerned din ako sa mga balita na babasa ko. Medyo serious ng konti, ha. Naglabas na yung Philippine Sports Commission na parang pwede itong mga sports na ito, tennis, may golf, may biking, pero walang basketball, walang boxing. At kinakabahan ako na parang baka wala nang boxing ngayong taon dahil sa nangyayari. Anong gagawin mo kung sakaling walang boxing ngayong taon? Mahirap yan, Idol, kasi yan lang hanap buhay natin eh. Paano na yung pagkikitaan namin kung walang boxing? Diba? Mahirap talaga eh. Kailangan talaga i-promote yung boxing. Kasi kawawa yung mga... Iba natin yung mga buhay mandirik ng boksingero at boksingero, Muay Thai, MMA. Kasi yan lang ang buhay natin. Walang boxing, walang MMA, walang atay kita. Yun na nga ang inaalala ko, pare. Pero kung sakali na dahil nga... ako kinausap, nagtanong na rin ako sa Games and Amusement Board, nakikita ko sa ibang bansa, pare, medyo parang nagpapa-close door event sila. Pero kasi dito sa Pilipinas, parang mapapagastos ng todo yung mga promoter eh. Dahil sila magpapates, yung hotel nila, tapos may quarantine pa, tapos closed door, tapos wala naman tayong TV coverage. Meron ka na bang plano na gagawin mo kung sakali man na hindi ka makapag-boxing, naisip mo na ba yan? Wala talaga boxing, dito lang talaga sa bahay, mag-home service lang talaga. Turo sa bahay-bahay. Home service. Home service lang talaga, yan lang kasi hanap buhay ng mga boxingero eh. Ganun pala. Atleta ng Pilipinas, walang sports, wala. Ayun na nga, napakahirap na parang ang daming apektado. Pero naiintindihan din naman natin ng government, pero sana makaisip tayo ng paraan ng protocol. Protocol kasi yung iniintay, pare, para yung safe na paraan para makapag-host ng boxing event. Sana pag nakapag-host na yung sa ibang bansa, kahit papaano makopya natin at mapayagan ang ating gobyerno. Ano ba sa tingin mo dapat gawin ng natin sa dito sa boxing industry para matuloy itong boxing? Yan natin eh, Sir Baham Mistra, ipa-promote na sa gobyerno at yung mahal na Pangulo, ang boxing, ang sport ng Pilipinas, wag walay, kasi dyan tayo sumisikat eh, kaya sports ng bang Pilipinas. Kasi pag walang sports, walang magdadala ng Pilipinas, kasi dyan tayo nakilala, paano pa. Nakilala kung ano ang Pilipinas. Oo nga eh. Speaking of nagdadala, pare, at tatanungin din kita sa sarili mo, syempre, pero total nasabi mo nagdadala sa Pilipinas. Nandiyan dyan na si Manny Pacquiao, Casimero, Nonito Donaire. Ito, dahil na to si Manny Pacquiao, medyo may edad na, tapos ngayon dahil dito sa coronavirus,
baka madelay na madelay yung laban niya. Sa tingin mo ba, ano, magkakalaban si Manny Pacquiao, kaya papayag si Manny Pacquiao na lumaban ang kahit walang mga nanonood? Payag na payag yan, basta nasa ano tayo, nasa ilagay tayo sa magandang kalagayan, magandang schedule, saka safe na safe yan kasi may mga ano naman, may mga bodyguard. Pare, naninibago ako sa iyo na. Bago mo sagutin yan, ang seryoso mo kasi. Seryoso mo eh. Lagi kang nagpapatawa, lagi kang kaya kita in-interview dahil magaling ka mag-video eh. Mga at pa TikTok mo eh. Bago ko ta sagutin diyan, baka yan yung mga maging bago mong career, pare, baka mag-YouTuber ka na lang o vlogger ka na rin. Grabe. Pero bago yan, kwentuhan mo nga kami kasi syempre kaya kita nakausap dahil boksingero ka. Saan ba nagsimula si Ariel Alapormina? Paano ba nagsimula sa boxing? Ako, nagsimula ako dun sa ano, Sumbuanga. Ano muna, yung pista-pista ba? Yung ano pa ko, nagsimula ako nung 8 years old. At ilan taon? Ako ng boxing. 8 years old. 8 years old. Amateur to, amateur, no? Oh, amateur. Tapos, may pista yun sa amin. Tapos, nagpaano ako, sumasali ako sa pista. Kahit wala pa akong alam nun eh, suntok karabaw pa ako nun eh. Ganun-gawin ako. Tapos, nahiligan ko rin mag-boxing kasi yung kababayan namin, si Kuya Dundun Sultan, yung ano ko, inspiration. Paano ako po napasok sa boxing. Kasi siya yung nag-ano sa akin eh, Doy, boxing ka Doy. Kasi kahit mahirap tayo, kailangan may ano tayo, may ambition sa buhay. Oo, sige. Hanggang na ano, nahiligan ko mag-boxing na hanggang nagana ako, nag-aral ako ng elementary hanggang high school. Tapos pagka high school ko, doon ako na ano, na athlete sa school namin. Hanggang na-promote ako sa ano, sa regional player, saka provincial meet. Doon ako nakilala. Tapos na ano ako, nung hindi na ako nag-aral, luminto ako dahil sa kahirap ng buhay. Siyempre, bandi 1-8 lang kami minsan. Hirap kami ng buhay. Dami namin magkapatid. Labing isa kami. Labing isa? Lang panggastos yung ano. Dami. Kada buwan ba yan? Uso lang ano. walang mapakain yung ano ko, yung mga magulang ko, kasi hirap kami. Ang ginagawa ko, punta na ako Manila. Punta ko na Manila, nauna kong trabaho, ano, yung sa trolley, yung sa train, tagatulak ng kariton. Doon, yun ang nauna kong trabaho. Tapos, yung araw na yun, yung mga isang linggo, nagtulak-tulak ko ng train. Tapos may nakita ako doon sa Taguig, sa Esterama. Doon ako may palaro pala ito boxing. Tapos, nagpaan ako, nagpasama ako sa kaibigan kong Muslim. Ako, pare, samahan mo ako dun sa ano, may palaro dun sa Istorama. Kasama ako, nagpalista ako agad. Tapos na nagpalista ako, one week pa, napunta ako na sa Ilorde Sukat, kay Kuya Bibot Ilorde, dun ako nagtitraining. Tapos pag ano nun, mga isang linggo na, pumunta ako agad ng ano, Istorama. Tapos, lumaban ako doon. Ang una kong ang nag-corner sa akin si champion Ruel Tejares, saka yung Luntayo brothers, si Dave Luntayo, saka Mark Luntayo. Yun sila nag-corner sa akin. Tapos yung kalaban ko, ano yata yun eh, 6-time gold medalist na NCR na natsambahan ko. Doon ako nakilala. Kasi ano yun eh, televised yun ang NBN, Channel 4. Doon ako nagsimula, doon na kilala yung aplido ko. So ano ka pare, amateur yon? Amateur, ano, national team. Okay. Team for Bayad Taguig. Kaya ano yun, kay, nandun pa yun silang Coach Jubin, Jimenez eh. Tapos silang Chiri Wilangkas, mga palawang nila yun. Pero anong ikaw, Nag-pro ka pare, ilan taong ka nag-pro? Nag-pro ako mga 18 years old, pa 19 ako ron, pero 18 years old pa ako.
19 pa lang ako nun. Hindi ko ba, hindi, di ba usually pag amateur, may pwede kang magdire-diretso sa Philippine team, kung mapipili ka, mag-pro, bakit mo naisipan na mag-pro? Naisipan ko mag-pro kasi, magpahedad na ako eh, 18 na. Kasi, pagdating ng 22 years old, mahirap na mag-ano kasi may edad na eh. Kailangan, bata ka pa, nagsimula ka na sa 8 years old. Iba kasi yung iba rin kasi yung sa amateur kasi iba rin yung sa national kasi sa national kahit mag-edad ka ng 30 pwede ka pa kasi may ano ka na may record ka na sa Pilipinas eh may kagaya ni Soli Suarez kahit mag-lift yan mag-professional may ano na yan may pangalan na yan sa Pilipinas kasi nag-ano siya nag-Olympian Asian Games. Okay. So, ano lang kasi national team lang kaya angat ako agad ng professional. May paedad na paedad na. Okay. Ito itatanong ko lang sa iyo ha. Baka sakaling matulungan mo yung mga tao. Ang daming nagse-send sa akin pare. Gusto daw nila mag-boxing, gusto daw mag sila mag-boxing. Problema, hinahanap nila kaagad sino pong pwedeng tumulong, parang manager, promoter, laban. Ang sinasabi ko lagi, ano, trainer muna hanapin nyo, pumunta muna kayo sa gym. Mag-skills muna kayo. Ikaw ba? Sabi mo, galing kayo sa hirap, sinasabi din sa akin, pare, wala daw gym dito sa kanila, wala silang pera. Ano ba ang dapat gawin na mga gusto talagang mag-boxing sa buhay kung sakaling wala silang pera na nakagaya mo, tas walang gym na malapit sa kanila? Paano ba? Sa akin naman, mahirap maging boksingero. Madaling sabihin, pero pagdating mahirap gawin. Sa ano naman, ang pag-boxing naman, kung gusto mo talaga mag-boxing, mag-focus ka sa boxing. Pero pag gusto mo lang mag-boxing, magpasikat, na boksingero ka, huwag ka na mag-boxing kasi mahirap maging boksingero. Kailangan, kung gusto mo talaga mag-boxing, focus talaga. Pag ayaw mo mag-boxing, mag-aral ka na lang. Kasi pag ang boxing, hindi biro, buhay mo rin nakataya. Yung paa mo, pag-akit mo pala sa ring, nakalibing na yung isa, karate mong katawan. Na mahirap maging boksingero. Kailangan talaga focus. Nakakatuwa yung sinabi mo, pare, ha? Nakakatuwa yung sinabi mo, baligtad. Sabi kung ayaw mo mag-boxing, mag-aral ka na lang. Parang dapat kung ayaw mo mag-aral, mag-boxing ka na lang. mahirap maging boxingero eh. Kung gusto mo mag-boxing, mag-focus. Pag ayaw mo mag-boxing, mag-aral ka na lang. Okay. Pero nakapag-aral ka ba pare? Sa akin naman, ang natapos ko. Pag-aral, hindi ako makatapos ng high school. Ano lang ako, si Camille, high school lang ako. Kasi mahirap ng buhay namin, one day, one night lang kami. Nag-decision ako, mag-boxing na lang ako. Okay. Baka makachamba pa. Okay. Pare, sa buhay, pare, ah. Usually, yung mga boksingero talagang galing sa hirap, kaya bawat suntok niya talagang binibigay sila nila lahat. Pero, kung sakaling may pera yung pamilya, would you think na parang hindi ka nag-boxing sana kung may pera kayo, nakapag-aral ka sana, o talagang boxing ang gusto mo, o hindi? Wala. Sa ano kasi, kahit may pinag-aralan ka, o wala, basta marunong kang dumiskarte sa buhay, solve na solve ka. Kahit mayaman ka, tamad ka naman, wala pa rin, useless pa rin yung buhay mo. Mahirap nga, pero mahirap ka, pero masipag ka, aabot yung pangarap mo. Di ba? Ano bang gusto mo sana maging trabaho kung hindi ka boksingero? Ano ba dapat ang pangarap mong maging? Dati yung pangarap ako, pangarap ko talaga maging ano, criminology. Oh, police. Police. Mm. Yun talaga yung pangarap ko. Kaso, naudlot eh, walang pera. Mag-boxing na lang para masaya. Oh, okay. Ano pang mabugbog pa tayo, pero masaya pa. Pero masaya. Pare, gusto ko lang sabihin sa'yo na parang hindi pa naman huli ang lahat. Pwede ka pa mag-ipon. Meron yata mga short courses na baka pwede pa kahit 28 years old, baka pwede ka pa. Pero ito ang isa sa bilib ako sa'yo, dediretso yung nakata.
Believe ako sa'yo dahil nagboxing ka simula 2010 hanggang ngayon, 2020 o 2019. In professional, ha? Hindi ganun kagandahan yung record mo, ha? Hindi ganun kagandahan. Believe ako sa'yo dahil sa bawat talo mo, lumalaban ka uli na lumalaban. Bakit, pare? Bakit hindi mo, kung magayon sa iba dyan, naku, hindi maganda, sunod-sunod yung talo ko. Bakit ikaw parang laban ka pa rin ng laban? Sa akin naman, kahit matalo ako, ano, masaya pa rin, masaya ako kasi, ibig sabihin, pag natalo ka, mas lalo mo pang motivation yung sarili mo. Mas lalo mo pang kunin yung ano, yung pag-iinsayo mo, mag-iinsayo ka pa ang buti para makuha mo talaga yung tagumpay. Kasi, kahit nanalo ka, pero tamad ka naman mag-ano, useless pa rin. Kailangan kahit natalo ka, nandun pa rin. Nandun pa rin yung tiwala mo. Pinaka-importante kasi tiwala eh. Okay. Paano mo i-handle sarili mo? Kahit damage na damage ka na, nandun ka pa rin. Tiwala ka pa rin sa sarili mo. Okay. May manager ka ba nung nagsimula ka? O ano, paano, meron ka bang promoter o ako, o wala? Meron akong promoter. Una ko talagang pro debut, yung manager ko Koreano, si D1 Lee. Oh. Stable ko dati, Tansa Cavite. Okay. Kasamahan ko silang Edwin Mundala, Ray Perez, saka si Digia, yan mga nakasamahan ko, saka si Elfred Godario, saka si Lakaw-Lakaw, si, yun, taga, marami akong kasama dati, taga Tipulog, Tapuanga, Jinsan, Dabaw, yun, mga kilala ko dati, mga kasamahan ko dati. Okay. Tapos, yung una kong laban, natalo ako, kalaban ko si Angelo Marcel, yung nag-ano yata yun, nag-Asian Games, Angelo Marcel, yung nakalaban ko. Tapos, natalo ako nun by majority. Tapos yung na sinabi ng promoter ko na maglaban kami, ilalaban ko sunod. Sabi ko, boss, baguhan pa ako, boss, dapat mag-promote tayo. Kasi baguhan ako, talo ako ng talo. Wala, di tayo, angat yan. Kailangan, baguhan pa lang ako, mag-promote ka para manalo naman ako kahit isa lang. Okay. Sabi niya sa akin, si Adoy, ilalaban na kita sa promotion ng kalaban. Naku, sir, baguhan pa ako, sir. Kasi mahirap maging talo ng talo tayo. Ang ginawa ko, idol, umalis na lang ako. Pupunta ko ng ano, Ilorde, sa Star Malabang. Doon ako naging sayo. Doon ako nakilala sila Edison Biruela, mga Biruela Brothers, si Kumpanya, saka si... At saka yung isa. Anong taon to, pare? 2011 yan, idol. 2011? Umalis ako doon. Okay. Pumunta ako so, ng... So 2011 moving forward, meron kang manager or wala na hanggang ngayon. Hanggang 2011 hanggang ngayon wala akong manager, so nagsisikap na ako. Okay. Yan din naiisip ko, pare, ha. Ito gusto ko lang sabihin sa iyo, pareng Ariel, ha. Tinitingnan ko yung record mo, yung mga nakinalaban mo, undefeated, laging winning record. Ang hirap talaga dito sa Pilipinas, pare, sa totoo lang, ha. Nakita ko yung laro mo, talagang marunong ka. Kung ikaw eh, kaya sinasabi ko rin, importante rin talaga na kahit magaling kailangan may manager ka rin talaga. Eh minsan, ano, ganyan. Lahat ng talo mo pa naman, para decision. Dalawang beses ka lang na knockout, pero lahat ng talo mo karamihan, puro decision. Tapos puro undefeated, puro magagaling. Medyo, hindi ko alam, ang hirap pag ano, no? Pag walang manager, pati yung unang mong manager, pinaing ka pa, si Raul yun. Pati manager mo natin, pagpahin ka pa, wala, useless na yun. Buti, nakalis ako. Buti, umalis ako eh. So, ang ginagawa ko, sariling sikap na ako, idol. May tiwala naman ako sa sarili ko eh. Oo nga. Sa lahat ng talo ko, idol, ang pinakamahirap na kalaban ko si Loreto lang talaga. Tamo, kalaban pa si Loreto. Ang,
Relo rito ang nagpahirap sa akin. Oh, biruin mo yun? Ang talo ko talaga. Yung lahat ng talo ko, pinaka-dabis na, pinaka-una, pinaka-sure na talo ko talaga, si Relo rito lang. Kasi yun talaga ang nagpahirap sa akin. Lahat ng talo ko, ang nagpahirap sa akin, si Relo rito lang. Okay. Pare, anong nararamdaman mo dyan na ang tagal mong lumalaban, hindi ka sumusuko, tapos bawat tapos ng boxing na pinaghihirapan mo, yung kabilang kamay ang tinataas. Hindi ka nawawala ng pag-asa dahil may tiwala ka sa sarili mo. Pero paano mo binubuhat yung sarili mo pabalik na, ay, kailangan sa susunod na buwan, sa susunod na linggo, eh, kailangan ko pa mag-boxing uli para mabuhay. Paano mo sinasike yung sarili mo, pare? Sa akin, idol, yung nagsimula akong nanalo, masarap sa pakiramdam, magaan. Ako, masarap pala, masarap talaga sa pakiramdam pag manalo. Ang ginagawa ko, idol, motivation. Ensayo na ako ng ensayo kasi nagsimula nung nanalo na ako, iba yung pakiramdam ko eh, masaya eh. Nanalo na ako eh, naitaas na yung kamay ko eh. Ako, masarap pala sa pakiramdam. Ako, kaya ginsaya ako ng ensayo. Kaya ito na masabi ko sa mga boksingero na maraming talo kagaya ko, na wag kayo mawala na pag-asa dahil darating at darating yung tunay na aplido mo. Lulusot at lulusot yan. Yeah. Okay. Pero ito, ito isa pare ha. And mag-aano ako sa'yo, mag-aamin ako sa'yo minsan. Kasi minsan pare, parang tinitingnan ko lang yung fight mo, medyo parang pag may nakakita kasi ako mga laban, siguro hindi ikaw, malamang hindi ikaw kasi napanood ko, lumalaban ka kahit talo ka. Pero may nakikita kasi ako mga talo na lumalaban, pero yun na nga uso yun, dumadapa na lang. Ano bang masasabi mo doon? Parang para sa akin ha, kaya nasisira yung mga pagtingin sa mga boksingero na gusto pang makabawi eh, dahil doon sa mga ganong klaseng mga boksingero. Yung sa akin, yung masabi ko lang mga ganun, ensayo lang talaga kahit maraming talo, ensayo na ensayo, huwag mawalan ng pag-asa dahil darating at darating yung tunay na panalo. Okay. Huwag mawalan ng pag-asa dahil di tayo pabayaan ng God, nandyan lang yan palagi. Okay. Saka pag lumaban ka, huwag mong kalimutan mag-pray dahil si God lang yung tunay natin na sandata. Okay. Kahit anong gagaling natin, pag wala kang pasalamat sa God, useless pa rin yung buhay mo. Kailangan, nandyan yun, kung lumalaban ka, palagi mong pinag-pray si God dahil yan lang ang tunay mong nasandata. Kahit marami ka ng talo o panalo, pag di ka marunong tumawag sa taas, useless pa rin yung anong meron ka. Diba? Ito, napakinggan ka ni Lord dahil anim sa huling laban mo, puro panalo, pare. Siyempre, yun naman ang gusto mo. Sabi mo, maganda yung pakiramdam mo. Ariel Alapormina, pare. Nai-imagine mo pa ba at this stage of your career, nagkakaroon ka ng resurgence, kumbaga biglang pagtaas uli, biglang parang bumubuluso ka na naman. Nai-imagine mo pa ba na mag-champion ang isang Ariel Alapormina? Sana pagdating ng panahon, yung mga promoter dyan, yung mga kilala kong promoter, kung magbigyan ako ng pagkatao na mag-champion, kahit ano lang, kahit hindi ka lakihan, kahit mag-ano lang ako, mag-loss proba or Philippine, kahit mag-loss proba na ako, masaya na ako, may pagmayabang na ako sa magulang ko, kahit sa papa ko, sa mama ko, sa mga kapatid ko. Kahit mag-loss proba lang ako, kung tuwa na ako niyan, kahit yun lang makukuha ko. Okay. Para may pagmalaki naman ako sa lugar namin, sa Sambuanga. Okay. Pare, aabangan ko yan, pero ito ha, ito yung gusto kong sabihin sa'yo. Wala kang manager, wala kang promoter, malamang dihado ka na naman dyan sa laban na yan. So, okay lang ba yun sa'yo? Parang siguradong dihado ka dyan eh. Ano, paano mo paghahandaan yung mga ganun na dihado ka sa laban tapos championship? Sa akin naman ang nakasalalay dyan, promoter. Kung palabanin nila ako ng championship, mas okay. Pag
bigyan ako ng opportunity na ilaban ako ng championship kahit PBF or Luzon Cuba, masaya na ako na. Pero usually pag promoter ng iba pare, bata nila 'yon against sa iyo eh. Hoy, gusto ko talaga lumaban, lumaban promoter. Yung promotion talaga namin, kasi pag promotion sa kalaban mahirap talunin. Kasi alam na mga ganung bagay. Ayun na nga. Subok ko na 'yan. Hindi, alam natin na ganun talaga na siyempre mag-promotion mo. Pero kung ang oportunidad na ibinigay sa'yo, ha, kumari may nakikinig na promoter ngayon, siyempre, usually mga promoter, sila yung gagasto, sila sa gasto sa sanctioning, sa belt, hamunin ka. Ang makakalaban mo, pare, lamang na lamang sa record. Papatusin mo ba? Oo, kahit undefeated pa yan, kahit undefeated pa yan na din, yung matapot, basta nakasalala ako sa promoter. Kahit maganda pa yung record niya, kahit 30 wins pa yan. Papatusin ko yan. Pero hindi ako natakot doon, basta insiyado na ako doon. Kahit bigyan nila ako na ng ano doon, bigyan nila ako ng 2 months, 3 months, hindi ako magtakot, papatusin ko yan. Okay, hanggang kahit, pare, sabi mo gusto mo maging Los Proba or baka Philippine, pwede naman siguro Philippine champion, no? Hanggang kailan mo ba nakikita yung sarili mo na mag-boxing? Sa akin naman, kahit pataas na pataas yung edad natin, maghihintay at maghihintay lang tayo kasi yan lang yung ano natin, kailangan marunong ka maghintay kung kailan darating yung gracia. Oo. Paano mo motivation yung sarili mo. Darating at darating din yan sa tamang panahon. Sa tamang panahon. Pero hindi, ang tanong ko pare, hanggang kailan, anong edad ka magbaboxing sa tingin mo? Ako, hanggat kaya ko, idol, kahit mag-edad ako ng 40, 45, basta kaya pa ng katawan ko, laban lang. Kasi pag sumuko ka, ikaw lang din mahirapan. Hindi mo maabot yung tagumpay mo kung susuko ka na susuko. Kasi kaya, pag kaya mo pa, laban pa. Diba? Okay. Kaya naman ni Pacquiao, mag-42 na si Pacquiao, pero kaya pa niya, laban pa. Okay. Diba? Wala yan sa edad eh. Wala yan sa edad doon. Nasa ano yan, sa skills. Okay. Kung saan ka talaga. Diyan talaga ako believe sa'yo, pare. Yung talagang may, kahit ano pa man yung record mo, wala yan. Basta laban lang, kahit sino pa yan. At lalo na sa panahong ito, nakikita ko sa'yo, ha? Kitang-kita naman sa'yo na na-rejuvenate ka, kumbaga nabigyan ka ng bagong pag-asa dahil sa mga sunod-sunod na panalo mo. Pero isang payong kaibigan, of course, ang boxing ay usually ito ay para sa mga bata. Abot ka man ng 40 years old na nagbaboxing, eh, bata pa rin iyan. So, dapat talagang mga boxinger naghahanda yan para sa future, nag-iipon yan. At alam ko, meron ka na bang pamilya? Oh, meron akong pamilya, idol. Oh. Pero wala pa kami anak. Ilan na ba yung pamilya mo? Dati, may asawa ko dati. Dati, kaya nga, ilan? Tama pala yung tanong ko sa'yo. Tama yung tanong ko, ilan na ba yung pamilya mo? dalawa na sana, kaso, isa, umayaw eh, kasi dalawa nila eh. Yan ang hirap sa'yo eh. Sabi ko na, mas magaling ka pa sa labas ng boxing eh. Mga knockout eh. Kasi, pag-boxing ako kasi tayo, abulin ng mga chicks yan eh. Yan ang mahirap eh. Mag-ano ka na lang? Hindi lang chicks, maghahabol sa atin, pati bayot, maghahabol pa yan. alam na kung anong trabaho, pare. Sige, ito ha, sabi mo, hanggang kaya mo, pero anong nakikita mo sa sarili mo after mag-boxing? Anong gusto mong gawin after ng boxing? Ayan, sa panahon ngayon. Yeah, hindi, after ng boxing, hindi ko, siguro, 28 ka pa, after 10 years. Pagpalagay na natin na kahit natatalo ka, hindi ka nai-injured. Anong gusto mong gawin after ng boxing? Kahit wala pa akong injury sa katawan ko, kung kaya ko pa, laban lang. Kasi nandyan na yung laban. Oo nga. Pag ikaw sumusuko, hindi mo marating yung tagumpay. Yun na nga. Kumari, nakamit mo na yung tagumpay mo, kung ano man yung tagumpay mo sa boxing. After ng boxing, naisip mo na ba kung anong gusto mong gawin? Naisip mo yung gawin, magturo kasi... Diyan naman tayo mapupunta eh. Sa bilang isang boksingero, kung ayaw mo na talaga magboxing, turo talaga. Magturo ka sa mga bata. Diyan ka mapupunta eh.
Kasi mahal mo yung esports eh. Yung boxing, pinakatabi siya na ito eh. Kahit matanda ka na, kahit matanda ka na, nagtuturo ka pa rin sa mga bata, yung mga future, young gun Philippines. Okay, okay. Pare, yan din ang sasabihin ko sa'yo ha. So, sa ngayon, gusto ko lang bigyan ka ng unsolicited to, pero sa tingin ko pare, malaki ang future mo din bilang isang inspirational na tao sa mga boksingero, sa mga batang boksingero. Dahil pwedeng-pwede mo ipagmayabang, hindi yung record, pero yung ginawa mo sa buhay mo sa boxing. At yan ang nakaka-proud kahit papano. You know, kung ganun mo titingnan, ganun mo kasi tinitingnan yung buhay. So, yun lang pare kasi. Karamihan ng ini-interview ko dito eh, sinasabi lang mga future star eh, malay mo maging future ka pa rin ng boxing, pwede ka pa rin mag-contribute, di ba? Sana makachamba. Malay mo ka. Pare, di ba sinabi mo walang chamba, ibig sabihin niya nagtrabaho ka talaga. Pare, ito isang ano ha, kaya sinasabi ko sa'yo pwede ka mag-artista eh. Nakita kita eh, nga, sa Little Big Shot. Ano bang nangyari doon? Yeah, yung sa Little Big Shot, yung nag-ano sa akin, nag-anyak doon, na nung panahon na yun, na hindi na ako tumigil kasi ako ng boxing mga 10 months. Kasi 10 months, ang sa akin, nagturo ako ng fitness. Tapos may tinuruan ako ng bata, sabi niyo yung director, Doy, pwede yung bata mo ah. Ano natin yan, ipasyon natin yan sa malaking event. Oo ba? Kasi, ito na yung pagkakataon mo, makilala ka sa buong mundo. Akala ko doon, ano lang, biro lang. Tapos, ano pala, yung big na event pala yun, yung Little Big Shot, sa buong mundo pala yun. Sige, punta ako. Ang una talagang kinuha nun, si Malik Gabriel, unang na-promote. Tapos, si Malik Gabriel, may exam sa school. Sabi ng promoter, sino pa yung bata mo dyan? Yung director, sabi ng director, sino yung bata mo dyan? Ako, mayroon pa isa. Si Kurt na lang. O sige, try natin kung pwede pa yan. Tapos, nagpadala ako ng video, sabi niya. Sige, i-insayo mo yan isang linggo. I-insayo mo isang linggo. Tapos, sabi niya, magpasa ka ng video na pwede. Tapos, nagpasa ko ng video yung pinag-insayo namin isang linggo. Yun, mula nun, sabi niya, pwede na tuloy. Sabi niya, tumawag sa akin mga dalawang araw. Sabi niya, Doy, punta kayo dito sa studio sa ABCBN, dito sa Quezon City. Pumunta kami agad doon. Tapos pagpunta namin doon, hindi kami pinapasok. Kasi ang nakalista doon, si Malik Gabriel, yung magaling na bata, yung post mo. Yun ang nakalista, si Malik Gabriel. Sabi ni Rector, yung guys, ba't wala yung pangalan ng si Kurt Lumagi? Ako, idol, ay sir. Yung kasi yung pinalitan yung bata. Ang nakalista si Kurt Lumagi. Ako, sige, tinawagan ko yung direktor. Sabi yung direktor, okay, papasukin mo na yan si Alapormina kasi pinalitan yung bata. At wala na, pinapasok na kami. Ako, pagpasok ko, idol, akala ko biro-biro lang. Tapos ano pala, mga kasamuhan ko, mga taga-ibang bansa, Amerika, Brazilian, mga ibang lahi. Kasi ano pala yun, Little Big Shot, worldwide, buong mundo pala yun, nakatilikas. Doon nagsimula yung pangalan ko na kilala, na bilang pala ako sa boxing makilala, hindi sa pagtuturo. Bilang isang boxing coach. Okay. Wala na yung pangalan ko, narinig na yung pangalan ko na, ay, ito pala si Alapormina, si Ariel. Ang batang lulutokyo. Pare, baka nga may future ka dyan sa pagka-coach, kaya galingan mong maigi ha, baka sakali. Kumita ka pa pala ng malaki dito sa Little Big Shot? May kita ba to? Hindi naman. Yung bata lang, pressure lang ako dun eh. Yung bata talaga yung pinakaano, pero yung pinakamagandang panood doon, ako lang eh, kasi yung bata, mahihain pa eh. Pero ako na ganun doon, patawa. Kasi sabi niyo yung director, sige doy, patawa mo na lang. Idaan mo sa patawa, paano ka magpatawa? Patawa ko,
mas maganda yung ano namin, yung show kasi lagi kong nagpatawa. Si Kuya Billy, pinapatawa ko. Pero matagal din yung nagano ito, eh, mga isang linggo din ano namin, show. Ayun. Para ipalabas ng TV. Ayun, sabi ko na eh, pwede. Kaya alam mo pare, advice ko sa'yo ha, yung mga TikTok mo, ilagay mo na rin sa YouTube yan. Malay mo, ha? Lagay mo na rin sa YouTube. Para kumita ka. Di ba ako marunong ngayon ulit eh. Di ba ako marunong magano ng ano, yung tawag nun, YouTube channel. Kaya mo yan, manood ka lang sa YouTube, ano, create, makikita mo yan. Tapos pag nagkita tayo, send ka lang ng message sa akin kung kailangan mo ng tulong ng konti. Kaya mo yan pare, basa-basa ka lang, tsaka nood ka ng video. Pare, ano ha? Salamat, ang dami mong nakwento sa akin ha. Pati yung buhay mo ngayon, alam ko na kung gaano ka kadeterminado kahit ano pang sitwasyon. At sana maging inspirasyon ka sa lahat ng mga boksingero, lalo nga dun sa mga boksingero na hindi masyado pinapalad. At last na lang pare, baka bigyan mo kami, napahaba yung kwentuhan natin eh. Bigyan mo naman kami ng last message or thank you message mo sa mga gusto mong pasalamatan. Sa mga ano, mga umiidolo kay Ariel. Ito po, maraming salamat po sa mga taong sumusuporta sa akin, lalo na sa mundo ng boxing. Saka sa mga nag-challenge sa akin, si Jerwin Idol Champ, Jerwin Angkahas, saka si Idol Mark Magnifico, Idol Champ Melvin Jerusalem, saka sa mga bayani nating kasundaluhan, police, maraming salamat sa pag-dominate sa akin sa challenge. Kay Major Damulagan, Arthur Damulagan, kay Sir Damutok, maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayo. Stay safe everyone. Laban Pilipinas. Puso. Okay. Hare, salamat ha. Sandali lang. Alright, ayan po ang ating kaibigan na si Ariel Lantayo Alapormina, isang boksingerong Filipino na grabe yung ano nito, yung motivation sa kanyang buhay. Alam ko kung sa you know, yung mga karamihan na makikinig o makakaabot dito eh sana na-inspired sa kanya. At kung pinaparod mo ba ito, eh bigyan niyo naman ako ng isang hashtag diyan na Cinderella. Hindi ko nasabi to sa kanya, pero sinasabi ko sa kanya, pa baka lang gusto ko palitan yung El Granada dahil yung ano niya yung record niya sa bandang una sabog, pero yung sa bandang huli parang fairy tale story, sunod-sunod yung panalo. At pwede pa itong maging champion kung talagang susubukan niya. May mga nakikita nga ako na 35 nagcha-champion eh, so Philippine champion, kayang-kaya pa yan. At sana mapagbigyan pa siya. Kayo rin para to suporta sa mga boksingero. Makakala nyo mga ini-interview ko lang puro mga prospect, lahat po na pagbibigyan po natin, it depends talaga kung interesting ang kanilang buhay. And Ariel is the real Cinderella man, so hashtag Cinderella para dito kay Ariel Alapormina. Salamat po ulit sa susunod po. At marami tayong mga interview ng mga ibang boxers. Full interview, hanapin na lang sa full podcast playlist. Salamat po, Pao Salud Paco Sports. Hi, my name is Pao Salud. Thank you very much for watching until the very end of this video. If you haven't done so, please do subscribe to my YouTube channel and don't forget to hit the notification bell so you won't miss any of our uploads. If you subscribe now, I think you and I could be best friends. Talk to you soon. Crowdcast Sports.